Vermelho. Do lado. Magandang weather, guys. Kaya, cheers! Lager? Good morning! Pugi? Guapo, good morning. Tuksum na. Good morning, guys. Araw ngayon, guys, ng Linggo. And mag... ito, kakain kami ng agahan. As usual. Ganito yung pagkain dito, guys, sa umaga. Kasi mas mabilis yung itipir. And hindi na kailangan ilutuin. Mahal kasi yung ano, guys, gas kapag lagi maluluto. Kaya siguro yung mga tabi ko, ano lang, sa gabi yung luluto. Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel. Araw ngayon, guys, na Lunes and alas 4 na ng hapon. And kakarating lang namin, guys, galing kaming Terneuzen. Terneuzen, ano siya, maliit na city dito sa Netherlands. Nagpa-TB test ako, guys, kasi ano, rules kasi yan dito na ano, kapag titira yung... Hindi ko lang alam kung lahat ng foreigners na pupunta dito, natitira dito magpa-TB test. Pero sa ating mga Pilipina or Thailand, kailangan din silang magpa-TB test. Takot kasi sila dito, guys, sa sakit na TB kasi mahina daw yung immune system nila sa sakit na yan. So kailangan magpa-TB test kami. And kung mayroon man kaming TB, kailangan ipagamot nila kami kaagad. So, hindi kami makahawa and walang problema. At i-share ko na rin sa inyo, guys, yung nangyari sa akin noong last Friday ng umaga. Na akala ko talaga, guys, mamamatay na ako. Talagang first time kong naramdaman yun. First time na nangyari sa akin. Kaya... sobrang nakakatakot, tapos ako lang dito mag-isa sa bahay. Ganito kasi yun, guys. Alas 10 ng umaga ng Biyernes, kumain ako ng hipo na may pasta. And that time, may vlog pa ako doon. Ipapakita ko sa inyo sa last part ng video na ito. Mga alas 10 ako kumain, guys, ng hipo na may pasta. Tapos mga 11, nandun ako sa labas. Nag-deliver na ako ng mga post. Dito, medyo malapit lang yun dito kasi sobrang maraming bahay dito eh. And bigla na lang naramdaman ko, guys, na parang ang init-init ng pakiramdam ko. Hindi ako nilalamig. So wala lang sa akin. Sabi ko, magandang araw. Magandang araw ngayon, maganda ang weather kasi hindi ano, malamig, mainit. And maya-maya, guys, ang naramdaman ko, kumati yung dalawa kong ganito, guys. Ito at saka itong sa kadila, kumati. And kinamot ko, and wala lang yun. Naisip ko lang na, baka may, ano, baka may tira na darating. Kasi, yun yung sabi-sabi sa atin eh, kapag nangangati yung kamay natin, may pirang darating. And sabi ko, baka manalo ako sa, ano, loto. May ganyan din sila dito, guys. Loto, pero ang pangalan, Lotaray. Pero maragparehas rin sila, guys. And yun yung naisip ko, guys. And maya-maya, guys, mga after 5 minutes or 10 minutes, kumati na ang lahat ng katawan ko, guys. Pati paa hanggang dito, ang kati-kati. And sobrang init na yung pakiramdam ko, guys. Yung tinga ko parang ang init na, pero hindi ko lang din siya pinansin. Sabi ko lang, ano kaya ito? Wala akong idea kung ano talaga. And... patuloy pa rin ako, guys, sa pagde-deliver ng mga post door-to-door. And mga after 10 minutes siguro, guys,
talagang naramdaman ko na guys yung mukha ko guys at yung tenga ko guys at yung bibig ko at yung mata ko parang lumalaki tapos parang gumaganon-ganon. Parang ang lakas ng ano bang tawag nun? Heartbeat ba yung tawag nun? Yung ganon-ganon dito. Yeah, feeling ko lang talaga na mamaga yung bibig ko, yung tenga ko, yung mata ko, yung mukha ko parang gumaganon, parang lumalaki. Yun yung naramdaman ko guys and yun, natako na ako. Naisip ko na talaga na siguro na ano talaga ako sa hipon na ko parang nahubog kung sa Bisaya or na-allergic. And yun guys, nag-decide na ako na umuwi na lang ako ng bahay kasi parang naramdaman ko talaga na iba na talaga. Iba na talaga yung naramdaman ko. Parang gumanon ganon na yung ulo ko, yung feel ko yung ulo ko. Ang lakas ng ganon-ganon. So, umuwi ako ng bahay and talagang as in guys, kapag dating ko dito sa bahay, nilagay ko lang yung bike ko sa labas, pati yung mga post, hinayaan ko na sa labas. Pumasok ako kagad sa bahay and pagdating ko dito, umupo ako dito sa upuan na ito and talagang nawalan ako ng malay. Dumilim lahat ng paningin ko and hawak ko pa rin yung cellphone ko kasi ang isip ko nung tatawagan ko pagdating ko dito yung asawa ko. Pero hindi ko na natawagan kasi dumilim na talaga yung paningin ko. And maya-maya guys, nagising ako, may kunting liwanag na nakita. May kunting liwanag at may medyo madilim na nakikita ko guys. And unang isip ko guys, sabi ko, ano ba, nanaginip lang ba ako? And maya-maya naalala ko, uy, ano pala ako, na himatay pala ako. At naisip ko na naman, hala, baka ghost na ako. Tingin-tingin ako, hala, baka ghost na ako. Patay na ako. Parang ganun-ganun ako, parang baliw lang guys. And yun na, tinawagan ko na yung asawa ko and sinagot naman niya. And umuwi siya kaagad and tinawagan din niya yung mama niya kasi malapit lang din yung mama niya sa dito. And pinuntahan kaagad ako ng mama niya dito guys and tumawag siya ng doktor, nagpa-appointment and pag-uwi ng asawa ko. Mga ano lang naman, 15 minutes drive lang naman galing sa work niya. 15 or 20 minutes na sa ganyan lang guys and pumunta kami kaagad. Kasi dito guys, bago pumunta ng doktor, kailangan mo nang tumawag and magpa-appointment kasi kapag diretso kasi tayong pupunta baka wala din yung doctor so sayang lang din so kailangan na tatawag muna bago pupunta sa doctor. And yun na nga guys, pumunta kami ng doctor and pagdating namin doon sabi ng doctor ano ba daw yung nakain ko, ilang oras bago ko yan naramdaman, dami muna mga interview and maya-maya ano guys, binigyan ako ng dalawang injection dito sa ano ba yan? Hindi naman pwede. Kung sa Bisaya, sampo. Dito, parang sa dito, sa isa dito, tapos isa din dito, dalawang injection. Yung isa guys, hindi masakit, pero yung isa, naramdaman ko talaga ang sakit. Pero, okay naman, kaya nga ng mga bata ako pa. And yun na guys, mga maya-maya, nawala na yung pamamaga ng ano ko dito guys. Buong katawan ko namaga kasi na may pantal-pantal na makate. Nawala kagad yung kate. And umuwi na kami ng bahay and nirisitahan kami ng gamot. And binili namin sa ano tawag mo? Bibliotek. Pharmacy. Then umuwi na kami dito ng bahay and yun na yung ininom ko mga dalawang araw ata. Kahapon yung last na inom ko. And ngayon okay na guys. Naging okay naman kaagad. Ano nga lang eh. Parang delikado siya guys kapag yung naramdaman ko is yung naninikip din yung aliig, ano bang tawag, lalamunan. Kasi hindi na tayo makakahinga nun. Buti na lang yung sa akin yung naramdaman kong naninikip yung mukha ko lang, yung buong mukha ko lang, hindi yung dito. Kasi kapag dito, mas delikado kasi hindi na tayo makahinga. So, yun lang guys. Sobrang takot na ako. Ayaw, parang natatakot na ako makakita ng hipon. Ayaw ko na talagang kumain guys. Natatakot na talaga ako. Hindi ko alam kung bakit kasi ilang beses naman ako nakakain ng hipon at bakit
yun lang nung Biyernes lang talaga nagkaganon. 'Di ba? Parang ewan. Hindi ko ma-explain pero yun eh, yun yung resulta na ano na nagka-allergic daw ako sa hipon. Kasi kapag sira daw yung hipon, hindi naman daw mangangati yung katawan ko at hindi ako yung parang namamaga yung ano ko, mukha ko at maraming pantal-pantal sa balat ko. Kasi kapag sira yung nakain natin, ang mangyayari parang magsusuka daw tayo tapos parang ilalabas natin. Pasintabi lang sa mga kumakain dyan. At yung tiyan natin, alam mo yung parang parang tumutunog yung tiyan natin. Yun yung kapag sira yung nakain natin. Pero kapag hindi, yun yung allergic talaga. So, ingat-ingat na lang sa mga kakainin. Hi guys! Good morning! Maayong buntag! Kamusta kayong lahat? Kakatayo ko lang guys, mga alas 10 ng umaga. Pero kanina pa ako nagising guys, mga 7 kasi hinandaan ko ng umagahan si ano si Mister. Pagkatapos humiga ako ulit dyan sa upuan. And ngayon lang ako tumayo ulit para kakain ng almusal kasi may pa magde-deliver pa ako ng mga post guys. And yeah, medyo late na. Na-late ka kawaiti. Wala pa nga akong hilamos. Pagpasinisahan nyo na guys. Ito yung baon niya guys na nakalimutan niyang dalhin. Ito yung tira ng hapunan namin kagabi. Kapag nagluluto ako sa gabi guys ng pagkain. Dinadamihan ko na lang ng konti para makadala na rin siya ng lunch. Para hindi na siya bibili sa canteen kasi medyo mahal kapag bibili sa canteen. Kaya ako na lang kakain kasi nakalimutan niya. So yun lang guys, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung nangyari sa akin na akala ko malapit na talaga. Akala ko talaga matigok na ako, pero thank you Lord, binigyan mo pa ako ng pagkakataon na mabuhay dito sa mundo. So yun lang guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel.